isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat. Brothers and sisters in Christ, ngayon po ay second day ng ating Simbang Gabi or Missa de Gallo, December 17, 2018. So sa mga nakabangon po ngayon na nakapagsimba, congratulations po, may pitong araw pa. Huwag po kayong tumulad sa akin na hindi po ako nakagising na maaga. Pero kahit po ganun, tuloy pa rin po ang ating Simbang Gabi Reflections. By the way, gusto ko lang rin po munang batiin ang ating mahal na Papa Francesco, Pope Francis, na isang maligayang kaarawan. So today is his 82nd birthday po. Yes, 82nd birthday po. Pero nakita nyo na po, at 82 years old, sobrang lakas pa rin po. Sobrang jolly pa rin po ng ating mahal na Santo Papa. I would also like to congratulate si Miss Catriona Gray for winning the Miss Universe Philippines, Miss Universe 2018. So yan, nakuha po ng Pilipinas ang corona. So parang ang ganda-ganda, ang sakto-sakto. And speaking of Miss Universe, which is women empowerment, yung mga ganyan, talagang sino-showcase, ang galing, ang ganda, ang talento ng mga kababaihan. Tugmang-tugma po yan sa ating pong ebanghelyo ngayon. Bakit po, brothers and sisters in Christ? Ang ebanghelyo po natin for the second day ng Missa de Gallo ay walang iba kundi yung genealogy of Jesus na mababasa po sa Matthew chapter 1. Ito po yung nakakaboring pakinggan. Ito yung nakakaboring po sa akin kasi mababasa mo lang dito yung mga halimbawa. Abraham was the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of ganyan, 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 ganyan. At pag binasa mo yun ng mabuti, mababasa niya nakalagay doon na from Abraham to David, merong tawag dito 14 generations, from David to the Babylonian exile, 14 generations, and from Babylonian exile to Jesus, 14 generations din po. Now, a little bit of trivia lang po, bakit po ba 14 generations? Ano po ba yung kahalagahan nito? Remember, brothers and sisters in Christ, the Gospel of Matthew was written for Jewish Christians na audience. So ito yung mga Kristiyano na dating Hudyo. And para po sa kanila, very significant po ang number 14. Kasi po, bakit po? Kasi po sa Hebrew po, ang name po ni David ay, yun po, David pa rin po, minus the minus the vowels lang. Pero yung letter D and V, tapos D pa po sa huli, nagko-correspond po sa numbers po yan. Yung letter D po kasi nila ay 6th letter po na kanilang alpabeto. At yung letter V ay 4th letter po. Tama ba? No, sorry. Letter D po ang fourth letter. Letter V po ang 6th letter. So pag in-add nyo po yun, there's a total of 14 po. So when Matthew wrote po yung genealogy of Jesus, gusto niya po talagang i-emphasize na si Jesus ay galing sa Davidic line. Now, bakit yung nasabi kanina na parang woman empowerment, kumbaga saktong-sakto yung gospel sa pagkakapanalo sa Miss Universe o yung Miss Universe ngayon. Alam nyo, brothers and sisters in Christ, pag binasa mo yung genealogy of Jesus, puro lalaki yung mababasa mo, pero po meron po nung apat na pangalan ng babae. Yes, it's very unusual. Bakit po? Kasi po, very patriarchal po yung Israel noong time na yan. So yung Jewish community, yung Israel, very patriarchal, mga lalaki po masyado, mga tatay, ganyan. Pero to put names of women there, Matthew wanted to emphasize something. At ano po yun? May role po yun. Yung apat po na yun na babae, okay, may naging malaking role po yun sa ating salvation history, lalo na po sa pagkapanganak ng ating Panginoong Jesucristo. Remember po, very insignificant po ang mga babae nung time nila. Kaya nga naman po, for Matthew to put that, meron po siyang gustong emphasize na itong mga to ay may special role po talaga sa ating salvation history. At ano po yung pwede natin maging reflection nito? Simple lang po, brothers and sisters in Christ, wala pong insignificant na tao. Lahat po tayo significant. Lahat po tayo merong purpose. Lahat po tayo may brilliance, may greatness. Lahat po tayo may significance. Brothers and sisters in Christ, ikaw na nanonood, kung tingin mo insignificant ka, kung tingin mo wala kang kwenta, then I'm telling you now, meron kang silbi. Nandito ka sa mundong ito for a purpose. Kaya ka nilagay ng Diyos dito kasi meron siyang plano sa buhay mo. At yung plano na yun ay maging malaki ang impact para sa greater scheme of things, para sa greater plan niya sa buong universe. Kaya nga naman, kung babalikan natin yung sinabi ni or kung mababasa nyo yung libro ni John Aurelio, ni Father John Aurelio na Colors, may sinabi siya doon, why did God make the world round? Bakit ginawa ng Diyos ang mundo na bilog? Ito po ang sagot. So that no matter how small or insignificant you think you are, wherever you stand on it, you are on top of the world. Brothers and sisters in Christ, God made the world round simply because kahit gaano kaliit or insignificant ang tingin mo sa sarili mo, kung saan ka man tumayo dito sa mundo, you're on top of the world. Yun lamang po, brothers and sisters in Christ. Remember to share this video para mas maraming pa po tayong makatekis at ma-evangelize. God bless po sa inyong lahat. See you again tomorrow. Bye-bye.